Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher with Brother Paul. Tayo po muna ay manalangin. Opo, dakila at mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong bergawain na tapos na tigil, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong santong espiritu nagbigay gilak sa mga puso at bagong lahat. Kami po ay nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makatagad dapat bigkasin. Ikaw po aking naasahan, buksang pangunawa at kaisipan ng bawat napakinig. At patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness and bilis and doubt. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamalapi, Jesus Cristo, na tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat. Kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Arbol Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman, hindi po natin malimutan mga alaala, mga turo ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast, especially po sa ating beloved Minister Pods, beloved Tin, sa ating pong beloved Ted and beloved Minister Luke sa kalamamahal sa buhay sa dako po ng USA. Purihin ang ating pinakamalapi sa Kristo. At ang ating tatalakayin para sa araw nito, mga minamahal, pamagatan nating strength and portion forever. Strength and portion forever. Sa Tagalog, mga minamahal, kalakasan at bahagi magpakailanman. Kalakasan at bahagi magpakailanman, strength and portion forever. Basahin po natin ating teksto, kay Lirid at the same time, yung pong ating dalawang versikulo. In the book of Psalm chapter 73, from verse 26 up to verse 28, from 26 up to 28, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a whoring from thee. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. The book of Ecclesiastes chapter 7, verse 29. Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. God bless you po. Kainin sa Tagalog. Dito po sa mga awit, kabanatang 73, talatang 26 hanggang 28, at Ecclesiastes 7:29. Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso, sapagkat narito silang malayo sa iyo ay nangalilipol iyong ibinuwal silang lahat na nakikiapit, na nagsisihiwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos, ginawa kong aking kalungan ang Panginoon Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Dito po sa Ecclesiastes, kabanatang 7:29, ito po ang sinasabi ng banal na konsulat. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsisihanap sila ng maraming katha. Amen. Purihin ang ating pinakamalapi sa Kristo, ang ating Diyos na buhay at mabait sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita ayon sa ating na mga nabasa mga minamahan. Yung palulupaypay ng laman at ng puso ng isang tao, yan ay very common, mga minamahan. Amen? Dahil kagaya ng aking palaging sinasabi, hindi natin mapredict anong ating magiging kalagayan, mga minamahal, pagkatapos ng bawat sandali. Kung ikaw ay malakas ngayon, maaring mahina ka bukas, mga minamahal, at kung ikaw ay nasa kasaganahan ngayon, maaring mamaya lang, wala ka na sa kasaganahan. Kaya sabi ng ating nabasa, dumarating ang tinatawag na panlupaypay ng laman, gayon din ang panlupaypay ng puso. Ngunit, ang Diyos ay siyang kalakasan ng ating puso
at siya ang ating bahagi magpakailanman. Sa makatuwid, mga minuman, ito ang ating kailangan sa lahat ng bagay. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon, mga minamahal, ang kailangan ng tao ay ang paglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sapagkat kung Diyos ang ating paglilingkuran, Diyos ay ating kilalang lubusan. Sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, meron na tayong kalakasan, meron pa tayong bahagi magpakailanman. Nang ibig sabihin, mga minamahal, ano man ang meron tayo, kagaya ng ating manapapakinggang patotoo, dahil ang ating buhay, sometimes we fall, sometimes we stumble, mga minamahal. Pero kung andyan ang ating mahal na Panginoon, napakinggan nating patotoo, nakakaroon sila ng karamdaman, mga minamahal, at minsan, naghahanap tayo ng paraan, yung mabilis na paraan para tayo gagaling. Pero at the end of our way, makikita para rin natin sa ating mga sarili, isa lang din ang ating higit na kailangan at tatawagan at tutugon din naman sa ating pangailangan na magbibigay ng kalakasan at ating bahagi magpakailanman. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo pa rin, mga minamahal. Yeah, sabi ng ating nabasa sa verse 27, sapagkat narito silang malayo sa iyo ay malilipol. Kung ang tao ay malayo sa Diyos, mga minamahan, hindi niya maiiwasan ang tinatawag na palupaypay ng laman at puso. Wala siyang kalakasan, wala siyang bahagi. Ano ang kanyang katapusan? Yung pagkalipol, ang sabi ng ating nabasa, iyong ibinubuwal silang lahat na nakikiapid at nagsisihiwalay sa iyo. Eh, hindi pwedeng ang tao'y malayo sa Diyos. Hindi pwedeng ang tao'y humiwalay sa Diyos. Hindi pwedeng ang tao'y mabuhay sa kasalanan, mga minamahal. Sapagkat sabi ng balay na kusulatan, ayaw at sa gusto ng tao, siya ay mabubuwal. Ayaw sa ating nabasa sa verse 27. Ang sabi ng verse 28, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kalungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng kanyang mga gawa. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa makatuwid, mga minamahal, Diyos pa rin ang ating kailangan. Diyos pa rin ang ating kalakasan. Diyos pa rin ang ating bahagi magpakailanman. Habang tayo'y malapit sa Diyos, hindi lumalayo, mga minamahal, mananatiling ang Diyos ay ating kasama. Dahil sa banal na kasulatan, anuman ang nangyayari ngayon ay nakasulat pa rin na ang tao'y lumilikha ng maraming bagay, mga minamahal. Isipin nyo, nakasulat pala yan sa banal na kasulatan. Hindi ba't binsan, nasabi ko na sa inyo, meron akong professor noon, mga minamahal, noong kami second year college. Kaya ang sabi niya, bibili niya, kahit 1,000 piso ang bawat tabletas, mga minamahal, maduktungan lang yung kanyang buhay. Ang ibig sabihin, ayaw niyang tumanda, gusto niyang manatili siyang bata. Kaya ngayon, napakaraming natuklasan ng tao, mga minamahal. Tinutuklas ng tao along mabuti sa kanya. Pero sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa sa Ecclesiastes, kabanatang 7, talatang 29, narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang mabuti ng Diyos ang tao. Yung palang pagkakalikha pa lang sa atin ay more than enough na, mga minamahan. Nilikha tayong mabuti ng Diyos, hindi tayo pagkukulangin na sa atin ang lahat ng bagay. Sana'y walang karamdamang darating kung hindi nagkasala ang unang dalawang taong nilikhang mabuti ng ating mahal na Panginoon. Na ang kasalanan na yan ay namana, mga minamahal, ng mga salit-saling lahi hanggang sa ating kapanahunan. Subalit tayo na may mapalad, nakakilala sa ating mahal na Panginoon, napatawad ang ating mga kasalanan, kasabay nito ang bunga ng kapatawaran, ang kagalingan ng ating makaramdaman, pagbabago ng ating buhay. Kaya sabi rito, narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang mabuti ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Doon nawawala yung kalakasan ng tao. Doon dumarating yung palupaypay ng kanyang puso, mga minamahal. Dahil sa kakahalap ng tao, sa paglikha ng maraming bagay, hindi niya nakita ang kanyang sarili, lumalayo na siya sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kapag ang tao ay nakalikha na ng bagay, mga minamahal, nakakalimutan niya na na merong Diyos na makapangyarihan, lumikha sa kanya. Dahil yung kanyang invention, mga minamahal, yun na ngayon ay nagdadala sa kanya sa mataas na kalagayan, dumarating na ang tinatawag na pride. Nasabi ng balay na kasulatan, pride goeth before destruction.
Na ang ibig sabihin, before destruction, para pa, bago pa dumating yung panghihinang lang laman, yung walan, kawalan ng kalakasan, dumating ng pride. And because of pride, mga minamahal, ang tao ay nahiwalay sa ating pinakamamahal na Penong Jesucristo. Kaya nga, ang tanong, mga minamahal, saan ba natin nakukuha ang tinatawag na kalakasan? O paano natin, saan ito nakukuha? At paano natin nakukuha yung kalakasan at bahagi magpakahilan man sa Panginoon? Dahil ito'y given na, mga minamahal. Was naglingkod ka sa mahal na Penong, you have strength and you have fortune forever. Nakasulat yan sa banal na kasulatan. Given na yan, maglingkod ka sa Diyos. Mahina-mahina yung katawan, wala kang pag-asa kagaya ng ating kalagayan noon. Kagaya ng kalagayan niyo o maglingkod na may keto, walang pag-asa, itapon sa leprosarium, maghintay ng kamatayan. Isang beses lamang, isang araw, in just one day, in that very moment, makilala mo ang ating malapay noon. Umuwi na akong pinakamasaya, pinakamaligaya, walang ketong nakadikit sa aking katawan at lumipas ang mahabang panahon, mga minamahal. O sa September 27, 32 years na ako sa paglilingkod sa malapay noon. Sa kabagan ng ating malapay Jesucristo, ang umalis na ketong kailanman, hindi na ibinalik pa ng ating pinakamalapay Jesucristo. Kaya yung sinasabing strength and fortune forever, given na ito. Ibig sabihin, pag nakilala mong Diyos on that very moment, ngayon din, ibibigay yan sa'yo ng ating mahal na Jesucristo. Pero dapat nating pag-ingatan. Kaya paano natin ito nakukuha? Nang ibig sabihin, paano ba natin ito napapanatili? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang tinatawag na kalakasan, at bahaging galing sa mahal na Panginoon magpakailanman, ito ay nakukuha, mga minamahal, sa kaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi mo yan makukuha kahit saan. Makukuha mo lang yan at mapapanatili mo sa iyong sarili sa kaligtasang ipinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Kindly. From the book of the prophet Isaiah, chapter 12, verses 3 and 2. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also become my salvation. God bless you. Isaiah kapitulo 12, versikulo 3, balik sa 2. Kaya't kayo igib ng tubig na may kagalakan sa mga balo ng kaligtasan. Narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoon si Jehovah ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Ang Panginoong Diyos ang ating awit at kalakasan at palagi nating kaligtasan. Ayan ang ating nabasa, mga minamahan. Kaya nga yung tinatawag na kalakasan, yung sinasabing bahagi magpakailanman, hindi mo yan makukuha kahit saan. Uminom ka ng pangpalakas, mga minamahal, yung iyong pagkain, piliin mo, darating pa rin ang panahon, magkakasakit ka, isang pagkakamali mo lang, mga minamahal. Porke ba kumakain ka ng maayos, hindi ka na magkakasakit? Magkakasakit ka pa rin, mga minamahal. Subukan mong kumain ng maayos, pero magpaulan ka, na meron ka ng edad, pag-uwi mo sa bahay mo, may glagnat ka na. Pag hindi mo pa naalala yan ang sarili mo, sa susunod na araw, may trangkaso ka na. Pag nawalan pa ng pananampalataya ang iyong loved ones, dinala ka pa sa ospital, COVID na ang resulta mo. Hindi ba? Kaya hindi natin makukuha ang kalakasan, yung sinasabing portion forever. Pag sinabi kasing portion, mga minamahal, yan yung mana mo. That is your inheritance from God. Ibinigay sa iyo ng Diyos yan, ang pag-iingat, ang kalusugan, ang lahat ng bagay. Ibinigay sa iyo ng Diyos, sinasabing portion forever. Iba pa yung sinasabing kalakasan, mga minamahal. Yung kalakasan, hindi lamang sa physical yan. Kalakasan mo, gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, pag ating binasa, mga minamahal, meron tayong design na gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi ito sa atin, kundi ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi sa atin. Dahil nananayo sa ating puso ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi sa ating gawin natin ang kanyang kalooban. Kaya sa banal na kasulatan, mababasa natin the Spirit itself. Sabi ng banal na kasulatan, beareth witness that our Spirit and the Spirit of God, siya ang nagsasabing tayo'y mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nagagawa natin ang bagay na ito. Nakapag-ayuno tayo, nakapag-puri tayo sa ating mahabang pananambahan, mga minamahal,
hindi tayo kumakain, tayo nag-strive, madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, gayon na lamang ang ating kagalakan, mga minamahal, sa ating pagtitipon, talagang palagi nating kasama sa ating kalagitnaan ang presensya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Nagagawa natin yan dahil ang tumutulong sa atin, nagbibigay sa atin ng kalakasan ay yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Kaya ang sinasabi, mga minamahal, what is our body? Our body is the temple of the living God. Inheritance, mga minamahal, ng Espiritu Santo, o the, rather, dwelling place ng Espiritu Santo, mga minamahal. Tahanan, tirahan, pinamamalagian ng Espiritu Santo. Yon ang nagsasabi sa ating gawin natin ang kalooban ng Diyos at tumutulong sa atin. Kaya nga, sabi ng ating nabasa, ang kalakasan, ang bahaging magpakailanman, hindi mo makukuha kahit kanino yan. Kung makukuha mo, pansamantala lamang, pero hindi forever, mga minamahal. Kasi maaari kang magkaroon ng bahagi, magkaroon ka ng kalakasan, mga material na bagay, mga minamahal, pero malayo ka at hindi malapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating nabasa sa ating teksto, pag malayo ka at hindi ka malapit sa Panginoon, ang sabi, ikaw ay mabubuwal. Kaya kung meron kang kalakasan, meron kang bahagi, malayo ka naman sa mahal na Panginoon, nakuha mo yan sa sarili mong paraan, sa nilikha mo ng maraming bagay, sabi ng ating nabasa, mabubuwal ka pa rin. Hindi forever na nasa iyo yan. Kaya ang sabi ng ating nabasa ngayon, ang kalakasan at bahagi na kukuha natin, ang sabi rito sa verse 3 na ating nabasa, Isaiah chapter 12 verse 3, kaya't ako iigib ng tubig na may kagalakan na sa mga balon ng kaligtasan. So nakukuha ito, mga minamahal, sa kaligtasan ipinagkakalob sa iyo ng Diyos. Pag meron ka ng kaligtasan, kilala mo ng Diyos, pinaglilingkuran mo ng Diyos, malapit ka sa Diyos. Nasa iyo ang sinasabing balon ng tubig ng kagalakan at ng kaligtasan. Sabi ng verse 2, narito Diyos ay aking kaligtasan, ako'y titiwala't hindi matatakot sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, siya'y naging aking kaligtasan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, prerogative, mga minamahal, ng sinasabing kalakasan at bahagi magpakailanman. Yung kaligtasan makukuha mo sa mahal na Panginoon. Para maging forever yan, kailangan mo muna ng kaligtasang Diyos ang magbibigay sa iyo. Pangalawang bagay, sabi ng banal na kasulat, ito, mga minamahal, ay nakukuha sa pagitan ng takot sa Panginoon. Dahil itong problema ng tao, yung kawalang takot sa Panginoon, mga minamahal. Pero, magkakaroon ka ng kalakasan at bahagi magpakailanman kung meron kang takot sa Panginoon. Kindly po, basahin natin. From the book of Psalms, chapter 128, verses 4, 1, and 2. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Amen. Ilo po sa mga awit 128, talatang 4, balik sa 1 at 2. Narito na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahan, yung hinahanap ng maraming tao, lalo na sa kapanahunan ngayon, ay nasa banal na kasulatan, mga minamahal, at Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Kaya nga, ang kalakasan at bahagi magpakailanman, nakukuha natin kung meron tayong takot sa Panginoon pagkatapos nating magkaroon ng tunay na kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya pangalawang bagay, mahalaga yung tinatawag na fear in the Lord o takot sa Panginoon. Sabi ng ating nabasa, narito, ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. So sa entrada pa lang, mga minamahal, kung may takot ka sa Panginoon, ang sabi, nasa pagpapala ka na. Pagpapalain ang taong may takot sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Bakit binibigyang din ito ng banal na kasulatan? Dahil nga ang naturalesa ng tao, wala siyang takot sa Panginoon. Pero may takot siyang magutom, may takot siyang magkasakit, takot siya sa kamatayan, marami siyang kinatakutan. Kaya nga ang tao, ano man ang mangyari, mga minamahal,
ihandog na lang niya ang kanyang sarili sa kasalanan, mabuhay lang siya. Pero lalo siyang nawawalan ng buhay, mga minamahal. Hindi ba? Pero kung meron kang takot sa Panginoon, ang sabi, mapalad ka na agad. Ang sabi ng verse 1, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan. Ito pala ang katumbas nito, mga minamahal. Hindi pwedeng isang Kristiyano o taong sabi niyang, may takot ako sa Panginoon. Paano mo patutunayan kung hindi ka lumalakad sa daan ng Panginoon? Dahil katumbas pala ng pakatakot ng tao sa Diyos para nasa kanyang kalakasan at bahagi magpakailanman, kalakip ng kanyang takot sa Panginoon ang kanyang paglakad sa daan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. And verse 2, sabi ng ating nabasa, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong kamay, magiging maginhawa ka sa ikabubuti mo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Diba? O di meron ka ng kalakasan, meron ka ng bahagi magpakailanman. Nandun ka pala sa kalawang bagay, mga minamahal, na meron kang takot sa ating pinakamamahal na Hesukristo matapos mong matanggap ang kaligtasang nagmumula sa Kanya. Dahil yung hinahanap na kaginhawahan ng iba, Diyos pa rin ang magbibigay. At ito ay sa ikabubuti mo, sabi ng ating nabasa. Hindi ba kayo nagtatanong bakit nilalagyan pa ng ganong salita, mga minamahal? Sabi, mapalad sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong kamay. Ibig sabihin, hindi mo pagpapaguran, hindi mo panghihinayangan o magiging vain lamang o walang saysay ang gagawin ng iyong kamay. Hindi yung gumagawa ka na naglalagay ka lamang sa supot na nalagyang buta, sabi ng Hagay 1:6, mga minamahal. Kaya yun ang nangyayari sa tao, hindi ba? Yung kanilang pinagsikapan, mga business na kanilang in-establish, isang pandemic lamang, sarado na lahat, mga minamahal. Hindi ba? Naepektuhan ang kanilang kalusugan, naepektuhan ang pamilya, mga minamahal. Kaya ano mababalitaan natin, pati mga inaasahan natin, mga minamahal, na sana tagapagtanggol, mga minamahal, ng ating sariling bayan, o sila ngayon ang mga number one na gumagawa ng masama. Nag-hold up, pumatay, bumarhin, yan ang mga sa balita, mga minamahal. Dahil wala kang maasahan sa salibutan. Wala kang maasahan anuman ang meron sa salibutan. Pero meron kang maasahan sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan at bahagi, magpakailanman. Bibigyan natin din itong number two. Sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong makamay, magiging maginhawa ka sa ikabubuti mo. Bakit nilagyan pa ng sa ikabubuti mo yung kaginhawahan? Dahil marami namang tao, kahit hindi sila naglilingkod sa Diyos, maginhawa sila. Tama po ba ako, mga minamahal? Dahil sa kaginhawahan nila, hindi nga sila naglingkod sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, mabuti pa ang kamelyo. Sabihin mo sa kanyang kamelyo, pumasok ka sa butas ng karayom. Yung kamelyo, papasok siya sa butas ng karayom dahil susunod siya kung ano ang sasabihin ng ating pinakamahal na Hesukristo. Pero sabihan mo ang mayaman, yung maginhawa sa kanyang sarili, na gumawa ng maraming katha, mga minamahal, na ikaw mayaman. Pumasok ka sa kaharian ng langit, hindi siya papasok doon. Hindi niya kailangan ng kaharian, meron siyang kaharian sa lupa. Hindi niya kailangan ng Diyos na magpapagaling dahil marami siyang hospital na pwedeng puntahan. Hindi niya kailangan ang magpapagaling ng Diyos, marami siyang doktor na pupuntahan. Hindi niya kailangan ang divine healing dahil kaya niyang bilhin ang mamahaling gamot. Kaya pala sinasabi, mga minamahal, yung kaginhawaan siya kabubuti mo. Pag sinabing ang kaginhawaan ay siya kabubuti mo, ang kaginhawahang ito ang nagbigay sa'yo, walang iba ang ating pinakamamahal na Hesukristo. Bahagi mo yan at kalakasan dahil naglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, pangalawang bagay yan, mga minamahal. Pangatlong bagay ang sinasabing ang kalakasan at bahagi magpakailanman ay nakukuha at mapapanatili natin ito sa ating sarili sa magitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Kindly po. The book of Proverbs, chapter 16, verse 20. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. Verse 25. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen. Mga Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 28 hanggang sa 25. Siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Purihin ang ating pinakamalapit Hesukristo. So,
Nakukuha ang tinatawag na kalakasan at bahagi magpakailan mula sa Diyos sa pagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, Kawikaan, 16, ang talata ay 20. Siyang nag-iingat sa salita ay nakasusumpong ng mabuti. Anong salita ang tinutukoy, mga minamahal? Salita ng ating mahalapan, Word of God. Wala nang iba pa, mga minamahal. Kung ito ay ating ingatan, mga minamahal, makakasumpong tayo ng mabuti. At ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Yung may takot sa Panginoon, pagpapalain, ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Sinasabi siyang mapalad, mga minamahal, sapagkat nag-iingat siya ng salita ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin ng iba na mapalad. Kaya ibang salita nila, swerte. Ang salitang mapalad, mga minamahal, ang bumabanggit lamang yan, yung mga tunay na anak ng Diyos, sa salibutan, swerte. Pero sa Kristiyano, mapalad. Pag sinabing mapalad, pinagpala ka ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At ito ay sa pagitan ng iyong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko yung patuto ng ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, ating beloved brother June Cades, hindi ba? Yung una, mga minamahal, dinala sa ospital. Sabi niya, kung sa kanyang sarili, mga minamahal, ginagamit niya yung kanyang pananampalataya. Kilala naman natin ang ating mga kapatid. Pero pagdating sa kanyang labos, hindi niya alam kung anong klaseng pananampalataya. Pero meron siya isang bagay na tutunan, mga minamahal. Pag nagpaikot-ikot ka, isa lang din naman ang pupuntahan mo. Babalikan at babalikan mo pa rin ang Diyos na dapat mong pagkatiwalaan. Kaya ang nagpagaling sa kanyang beloved wife, walang iba pa rin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Marecall ko lang yung kanyang patotoong hindi niya nabanggit kanina, mga minamahal. Isipin niyo, nung magsimula siya sa ating malapit, wala siyang tahanan, mga minamahal. Wala siyang tahanan. Wala silang tirahan. Na-dismiss pa siya sa serbisyo, mga minamahal. Pero nung makilala niya ang ating malapit, unang-una na, marami siyang kaso, mga minamahal, pati abogado niya, inalisan na siya. Dahil maliwanag ang ebidensya, mga minamahal, sa kanya nagawang krimen. Pero merong isang man of God na inilagay ng ating pinakamamahal na Jesucristo sa tunay na iglesia, sa katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya nga, mahirap sa tao, sa mahal na pero simple lamang. Sabi ng ating beloved of all evangelists, well, the Almeda, the end time prophet of our loving God, Barney June, babalik ka sa iyong serbisyo. Ano himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Siya itong may kaso. Pero ang nagpatawag sa kanya, kung saan siya may atraso, tinawag siya, sinabi sa kanya, kalimutan na natin ang lahat ng bagay na ito. Pero meron siyang nakalimutan. Binigyan pa siya ng pagpapalang pinansyal, mga minamahal, nung nakipag-arreglo sa kanya. Kaya nga, nabalik siya sa kaso, nabalik siya sa serbisyo, nawalan siya ng kaso, mga minamahal. Ganun ang ating mahal na Panginoon. At meron pa siyang nakalimutan, mga minamahal, wala silang tahanan. Nagkaroon ngayon ng rapol, nababalik siya sa serbisyo. Ang ginawa niya, mahal na Panginoon, hindi ako kakain, hanggang dito nirarapol, umabot ng isang buwan. O, isang buwan siya hindi kumakain. Gabi lang siya kumakain, kaya sabi niya, mga minamahal, nawala na yung waste niya. Siguro, makamanatira doon, 20 na lang, mga minamahal. Pero pagdating naman ng isang buwan, dahil nagtitiwala siya na kapag tinawag na, sinimula ng raffle, ang babagatin na first prize, house and lot, ay yung kanyang pangalan. Kaya pagbulot, first prize, mga minamahal, yung pangalan niya, siya ang nanalo ng house and lot. Yun ang bunga ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Nirecall ko lang kasi nakalimutan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Yun ang bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nasa iyo ang sinasabing kalakasan. Lalakas ang pananampalataya mo at ang bahagi mo'y mananatili magpakailan pa man. Ikaw ay sa Diyos, ang Diyos ay para sa iyo, ang bahagi mo'y langit na ipinangakong tunay nating tahanan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. And finally, mga minamahal, darating ang tinatawag na tunay na kasaganahan at kaliwanagan. Basahin po natin ating last verses at maghanda po ating manugtog mga magpawid. Kindly po. Psalms 36, chapter 8, verse 9. Hindi ko po ba naisulat? Kindly. From the book of Psalms, chapter 36, verses 8 and 9. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Verse 9. For with this
is the fountain of light. In thy light shall we see light. Amen. Amen. Kindly, basahin ng maliwanag sa Tagalog. Ito po sa mga awit, 36, talatang 8-9. Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay at iyong paiilumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag, makakita kami ng liwanag. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Amen? Ito ang wakas ng mga tunay na Kristiyano, mga minamahal. Yung isang bersikulo natin, sinasabing may daan na tila matuwid sa tao pero ang duloy kamatayan. Yun ang kalagayan ng mga tao ngayon, mga minamahal. Pero kapag nasa iyo ang kalakasan ng ating malapinoon, nasa iyong bahaging magpakailanman, ang iyong wakas, sabi ng ating nabasa, ikaw ay mabubusog ng sagana. Pag sinabing sagana, satisfied ka sa ibinigay na pagpapala sa iyo ng ating malapinoon. Hindi ka pagkukulangin ng ating pinakamalapit sa Kristo ng anumang bagay. Eh ang sabi mga minamahal, sila'y mga bubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Pag sinabing river, mga minamahal, overflowing ang tubig. Ganon din ang pagpapaya ng Diyos, mga minamahal. Kaya sasabihin natin, hindi natin mapapantayan ang biyayang ipagkakaloob ng ating malapit. Hindi natin kayang pasalamatan, walang sapat na salita na lalabas sa ating mga labing. Sabihin natin, salamat, mahal na Panginoon, dahil kulang ang panalita para pasalamatan natin ang ating malapit noon. Sa verse 9, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, o nasa iyo ang buhay, and that is your portion forever. Ano man ang mangyari, may buhay ka dahil Diyos ang magbibigay nito. Sa iyong liwanag, makakakita kami ng liwanag. Wala na tayo sa kadiliman, tayo na sa kaliwanagan, tayo na sa natawag na kaginhawahang sagana sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa bawat isa sa atin ng sinasabing lakas at bahagi magpakailanman. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamalapit sa Kristo. Hallelujah. Awitin natin ang awitin sa pagsikat ng liwanag. Sapagkat sa bawat oras at araw, ang ating Diyos ang ating kalakas. Lagi nating inaasam na sa tuwing ay ating maranasan, ang pag-ibig niya ay lagi nating madama. Siya ang ating hinahanap, kalakasan niya ay naghihintay, lubos na sa atin ay nagbigay ng buhay. Tayo umawit. Hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Yes, hallelujah. Laging inaasam sa tuwing ay maranasan ko. Thank you so much, Lord. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Wala na tayong ibang hahanapin. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Hallelujah. Sa amin ay lubos nagbigay ng buhay. Hallelujah. O God, sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Ang ating Diyos, ang tangi nating kalakas. Lagi inaasam. Hallelujah. Sa tuwing ay maranasan ko. Ang lagi nating aasim-asamin na sa tuwing ay maranasan. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Hallelujah. Ikaw ang laging hinahanap. Yes. Hallelujah. Kalakasan mo laging. Hallelujah. Ito ang sa ating nagbigay ng lubos na buhay.
Meron tayong kalakasan na gagaling sa ating mahal na Panginoon. Kalakasan sa bawat oras at araw.
purihin ang ating malapit, ang ating bilabit ko, Preacher Belt Mother Joey, para sa ating mga baguhan. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Lutheran preacher. Hallelujah, Angeles. Sa ating minamahal na mga live webcast viewers, sa ating mga visitors na narito, tunay po na pinagpala kayo dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo dito sa tunay na gawain. Saksi po kayo sa mga himala, sa mga pagpapala na ipinatotoo ng ating minamahal na mga tapat na kapatiran sa JMCIM. Kung isuko nyo ang buhay nyo sa ating dakilang Diyos, tanggapin nyo siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng inyong buhay, kayo rin po ay lubos na pagpapalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa po ay ang pagsisisi sa kasalanan. Kailangang pagsisihan ang lahat ng kasalanan. Hindi mo na babalikan ito. At pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat, opo, kayo po ay lubos na patatawarin ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang pangatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya, ilulubog po kayo sa tubig pag kayo ay tapat talaga at nagsisi, pag-aho nyo po lahat ng inyong kasalanan, lubos na pinatawad na ng ating dakilang Diyos, kalaki po dyan yung kagalingan, kapayapaan, higit sa lahat yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sigurado po isusulat ang pangalan sa aklat ng buhay. At ang pang-apat, kung ikaw ay magpapatuloy at tapat kang maglingkod sa ating dakilang Diyos, siya mismo ang magbabautismo ang ating dakilang Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Sa sayo ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas, Diyos at hari na inyong buhay. Sabihin niyo po ang ganito, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Ako po'y nangangako na maglilingkod sa iyo ng buong katapatan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wilde Almeda, ang iyong huling propeta, salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan,
tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, O Diyos, iligtas mo 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po na isagawa, pananampalataya at pagsisisi. Magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang makatiyak sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At gagawin natin, magpatuloy po tayo. Anyayahan po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mga kaibigan, lahat po ng ating makilala, ihayag natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos at lahat ng iyong panalangin. Habang ikaw ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ay iyong pananampalataya ay lumago na lumago, ang Diyos naman, lahat naman ang pagpapala darating sa iyo. Anytime from now, babalik ang ating mahal na Panginoon, ang pinakahalaga. Meron pa tayong langit na ipinangako, ang mansyon sa langit, ang pangako niya ay ang buhay na walang hanggan. God bless you all po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo, mga mahal ko, sa prayer for the sick. Sa lahat po ng ating pangangailangan, ibigay ko po buong pagkakataon sa ating beloved Northern preacher, beloved brother Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Mamina mahal, tayo po ay dumulog sa trono ng biyat ng ating mahal na Panginoon para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah. Magsisipo muna tayo, mamina mahal. O mapagpala po namin ng mga Diyos na mapayaran sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ang aming kagalang-galang mahal pastor, Evangelist Bulde, Estrada Almeda, your end time prophet, natin po kami sa iyong banal na paanan, lubos na nagpapakumaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng ayong mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, nabanggit namin na isip sabi na hindi kaya ayos ng harapan, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, malapainan, tulungan mo kami, malapainan, ay magawa lahat mong kautosan, malapainan, hallelujah, maging handa sa araw na ipagbabalik at magamit mo rin po kami, malapainan, sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa, gawin mo kami ilaw at asin sa libutan ito, sa panguna po namin, ginagalang magulang sa inyo, and beloved children, malapainan, upang maging makabuluhan ang aming buhay, habang nagantay sa araw na ipagbabalik, malapainan. At aming naalay sa iyo, malapainoon, tao sa pusong pasasalamat. Pagluwalhati sa iyo, malapainoon, sapat naglaan ka ng tigapangalaga na ay magkaluluwa. Upang sagdali na may pananampalataya, malapainoon, hanggang sa na yung pagbabalik, malapainoon. At sama-sama magmandalhin sa iyong karyan sa buhay na walang hanggang, malapainoon. At ang kalakasan, mahabang buhay na aming ginagalang, malapastor. And the beloved children, malapainoon, ay lupos mo namin pinasalamatan. Malapainoon, ay higit pa sa kaligtaan, higit pa sa kayaman ng buong mundo, malapainoon. Hallelujah. Salamat po ng marami sa iyo, malapainoon. Sa lahat ng binubuhos mo, pagpapala ang spiritual, physical, material, pagpapala sa buong sambayan, ginagalang magulang sa iyo, sa mga pinapangalan. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ang malalapangalan ating malapainoon. Ilayas po natin ating mga sarili, mga minamahal. Ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa party ng katawan na may karamdaman. Isip po natin ating minamahal, kagalang-galang malapastor, naglehans po sa ating mga loved ones, sa lahat ng kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, mga minamahal, at i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, drug addiction, unbelief and doubts, carnal divine being, glory, pride, lust, covetous, materialism, murder, problems, spiritual problems, financial problems, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, problems are so bright, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, salamat po, malapay na sa katugunan po sa lahat ng ngayon, madala. Lahat ng masaganang biyay, minubuhos mo sa amin, lubos namin, pinasalamatan sa iyo, bilang pasalamat sa ating malapay, mga minamahal, na lahat ng ating mga prayer request, tinugunan ng ating malapay, sa malang kaparaanan. Hallelujah. Magbabanggit po natin napakapangyarihan salitang hallelujah. Praise the Lord. Maminabal. Bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tatlong beses at sabay po ng lukso minamahal. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord.
thank you so much, Jesus. Hallelujah. We love you so much, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ang ating mga Panginoon. God bless you po, minamahal. At tayo naman po itatago sa ating po mga announcements. Ito po, beloved, our team preacher, Dr. Rick Alarcon.